Good morning everyone! Kumusta na po kayo? And welcome po ulit sa ating 40 days challenge po at sa ating pag-aral po ng ating purpose-driven life na sinulat po ni Rick Warren. So, naka-day 18 na po tayo. Malapit na po nating matapos ang ating pag-aral po ng purpose-driven life. And dalangin ko na matapos po natin ito. So, ang title po ng ating pag-aaralan for today is Experiencing Life Together. So, bago po tayo mag-start, tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po muli sa bagong buhay, sa bagong kalakasan, sa pagkakataong to na patuloy na binibigay niyo sa amin, Lord, para makapag-aral po kami ng iyong mananasalita. Lord, nalangin ko na samahan niyo po kami sa aming pag-aaral ng iyong salita sa umagang to. Nalangin ko, Lord, na marami po kaming matutunan sa umagang to. And nalangin ko, Lord, na bigyan niyo po kami ng karunungan. And nalangin ko, Lord, na maging pag-aaralan po namin sa umagang to ay magiging kasama po namin sa araw-araw naming pamumuhay. Maraming salamat, Lord. And bless niyo rin po yung mga gising na, mga excited na po, Lord, na makinig at manood ng aming devotion. Maraming salamat, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Kumusta na po kayo? And ang ating title po is Experiencing Life Together. Ang ating pong verse ay sa Colossians 3:15. Each one of you is part of the body of Christ and you were chosen to live together in peace. Sa Tagalog po, paghariin ninyo sa mga puso ninyo ang kapayapaan ni Kristo sapagkat bilang mga bahagi ng isang katawan, tinawag kayo ng Diyos upang mamuhay ng mapayapa. Dapat din kayong maging mapagpasalamat. How wonderful it is, how pleasant God's people to live together in harmony. Sa Psalm 133:1. Last Friday po na pag-aralan natin kay Myla, yung tayo ay binuo ng Panginoon upang maging parte ng kanyang pamilya. We are formed to be part of God's family. Life is meant to be shared. God intends for us to experience life together. The Bible calls this shared experience fellowship. Nilalayo ng Diyos na sama-sama nating maranasan ang buhay, tinatawag ng Biblia itong shared experience fellowship. Base sa mga verses sa Kolosas at saka sa Salmo, yung binasa natin kanina, bilang mga bahagi ng katawan ng Diyos, nais po niya tayong mabuhay ng mapayapa at may pagkakaisa. Hindi po tayo nabubuhay para sa ating mga sarili lamang, nabubuhay tayo upang ibahagi rin po natin ang buhay natin sa isa or sa iba. Disenyo ng ating Panginoon na maranasan natin ang buhay na ipinagkaloob niya ng sama-sama, at nabubuhay ng payapa at pagkakaisa at maranasan natin ito sa pagbabahagian ng buhay ng bawat isa. Sa Biblia po, ang pagbabahagi ng buhay o tinatawag na fellowship ay mukhang nawala na sa kahulugan or nawala na sa tunay na kahulugan sa ating panahon ngayon. Pag sinabing pong fellowship, ang unang pumapasok sa isip natin ay Bible study, kwentuhan, sama-samang kumain, program sa simbahan o kaya ay Sunday service. Sa Matthew 18:20 po, where two or three have gathering together in my name, I am there in their midst. So sabi po dito, no, pag mayroong dalawang or tatlong tao na nag-gather together in my name, I am there in their midst. So kasama natin siya, nandoon siya sa kalagitnaan natin kung nag-gather tayo, kahit dalawa lang tayo, kahit tatlo lang po tayo. At sa Ecclesiastes 4:9, two are better than one because together they can work effectively. If one of them falls down, the other can help him up. Two people can resist an attack that would defeat one person alone. A rope made of three cord is hard to break. Sabi po dito sa Ecclesiastes, na two are better than one. Diba po yung palaging sinasabi natin na two heads are better than one. Totoo po yun na pag dalawa na nagsasamang magkasamang naglilingkod sa Panginoon, mas masaya po, diba? Kaysa sa mag-isa ka lang po na naglilingkod sa Panginoon or mag-isa ka lang na wala kang nakakausap, na wala kang mapagsabihan ng mga
problema mo, ganyan po. Ang tunay na fellowship o pagbabahagian ng buhay ay higit pa sa pag-attend sa mga gawain o programa sa simbahan. Ang real fellowship ay mayroon na ang mga one another na nakasulat sa Bible tulad ng tulungan ninyo ang isa't isa sa Mark 9:50. Tanggapin ninyo ang isa't isa sa Romans 15:7. Magpasensyahan kayo sa isa't isa at magpatawaran kayo sa Colossians 3:13. At lahat ng one another sa Bible. Kaya naman, minsan ang fellowship ay tinatawag ring small group. Kung saan ito ay grupo ng mga tao na nagsama-sama na kadalasan sa iba ay hindi lalagpas sa 10 or 12 na tao. Diba si Jesus Christ po, meron po siyang 12 na disciples. Yung 12 na yun po yung ka-fellowship ni Jesus. Size matters po ang fellowship. And small is better. So pag mas maganda pag yung nag-fellowship kayo, kukunti lang po kayo. Yung siguro hanggang 12 po, okay na po yun. Pero pag sobrang marami na po, hindi na po siya matatawag na fellowship. Kasi hindi na po siya small group pag marami na pong tao. Joke lang po. Sabi po kasi dito, kapag malaki ang grupo, madalas hindi lahat ay nakakapagbahagi ng kanilang buhay, maaring nahihiya or hindi sila comfortable. Nawawala ang essence ng fellowship. Totoo naman po, di ba? Pag marami pong nagfi-fellowship, hindi mo basta-basta kukwento yung buhay mo kasi parang nakakahiya na magkwento ka ng buhay mo. Kasi pag maraming, sobrang marami nang nakikinig, parang ayaw mo nang mag-open. Sa fellowship na ito or sa small group na ito, ang ating Panginoon ay nagbigay ng assurance na sabihin niyang sapagkat kung saan may dalawa or tatlong nagkakatipon dahil sa akin, kasama nila ako. So sabi po diba dito sa Matthew 18:20, kung saan mayroong dalawa or tatlo na nagkakatipon dahil sa akin, nandun ako sa kanilang kalagitnaan. So mas maganda kung kukunti. Diba po sa church po natin, meron po tayong mga small group, kagaya po ng kababaihan, kagaya po ng kalalakihan, at saka mga kabataan, saka sa mga kids po. Hindi po kasi pwedeng magsama-sama lahat, dahil pagsama-sama lahat, nahihiya na pong magsabi yung bawat isa. Lalo na kung kababaihan, tapos may nahalong lalaki, parang nakakahiya nang magsabi na ganito yung problema ko, ganito yung nararamdaman ko today. Hindi kagaya pag puro kayo kababaihan. Kagaya po ng pag-aaral namin po ng Book of Genesis, puro kami kababaihan. Ang saya-saya po, halos lahat na ng mga problema namin, mga experience namin, na naghabang nag-aaral po kami ng Book of Genesis, na iko-compare din po namin yung buhay namin. Ah, nangyari sa akin to. Ah, naging ganito ako. So, masarap po na meron po tayong ka-fellowship. So, paano po ba natin makikita kung o malalaman na bahagi tayo ng isang real fellowship? Sa real fellowship po ay mararanasin natin yung authenticity. Authenticity po yung tunay or pagiging tunay. Ito ay hindi samahan ng pagmamarites. Minsan po kasi yung pag nagkukwentuhan po tayo, wala na po sa topic. Kumbaga, nag-gather po tayo mga kababaihan para po mag-aral ang salita ng Diyos, hindi po para mag-chismisan. So nais ng Panginoon, pag nagkaroon po tayo ng fellowship, real fellowship po, yung siya po yung pinag-uusapan, at saka meron po tayong heart-to-heart talk, pagiging totoo, hindi lamang sa sarili, maging sa mga kasamahan po natin. Malayang maipahiwatig o nararamdaman ng yung nararamdaman natin, yung pinagdadaanan natin sa buhay natin, masasabi natin lahat, yung mga kahinaan natin, yung mga failures natin, yung mga hinaing natin, at makakasigurado tayong hindi tayo i-judge at may pagtutulungan at dadalanginan sa bawat isa. So yun po ang isang real fellowship. Sa real fellowship po, ang isang tao ay makakaranas ng pagiging tunay. So, tunay po yung mga kasama natin na kahit magkwento tayo ng buhay natin, alam natin na
nandoon lang sa group na yun po, na hindi po yun maikukwento sa iba, na hindi po tayo, na hindi po natin i-chichismis sa iba na siya, ganito yung naging buhay niya. So, ganun po. Sa 1 John 1:7 to 8 po, "But if we live in the light as God is in the light, we can share fellowship with each other. And when we live in the light, the blood of the death of Jesus, God's Son, is making us clean of every sin. If we say we have no sin, we are fooling ourselves and the truth is not in us." So sabi po dito, no, sa real, in real fellowship po, pwede nating i-confess po yung mga sins na nagawa po natin. Na pwede nating ikwento sa mga ka-fellowship po natin na nagkasala ako, may nagawa akong kasalanan. And at the same time, pwede nating maipag-pray yung mga sins na nagawa natin. Pwede nating i-confess doon sa group, small group po na yon. So, and second po, in real fellowship, people experience mutuality. So, sa real fellowship po, meron po tayong mutuality. Makakaranas po tayo ng mutuality. They are of giving and receiving. The way God designed our bodies is a model for understanding our lives together as a church. Every part dependent on every other part. Sa 1 Corinthians 12:25. So, dito po sa real fellowship po, makakaranas din po tayo ng sa ating mga kapwa na magkaroon tayo ng mutuality. Yung "I want us to help each other with the faith we have. Your faith will help me and my faith will help you." So, sama-sama tayong lalago, sama-sama tayong magdadalanginan, sama-sama nating kukwento, iku-confess yung mga nagawa nating sins, and at the same time, yung faith na meron ako, pwede kong i-share sa iyo, and yung faith na meron ka, pwede mong i-share sa akin. At the same time, sama-sama po tayong lalago. Tapos, in real fellowship, people experience sympathy. So, meron po tayong authenticity, meron po tayong mutuality, and meron din po tayong sympathy sa real fellowship. "As holy people whom God has chosen and loved, be sympathetic, kind, humble, gentle, and patient." So, as holy people, no, 'di ba? Habang nag-aral tayo ng salita ng Diyos, habang nagpapalago tayo, habang nagkakaroon tayo ng fellowship, nagkakaroon din po tayo ng simpatya sa ating mga ka-fellowship. And yung pagiging kind, humble, gentle, at saka patient. 'Di ba po? Yung meron tayong patience na nakikinig ng kanilang mga kwento, at meron din po silang patience na nakikinig ng kwento natin. Tapos, share each other's troubles and problems, and in this way, obey the law of Christ. So, kagaya po dito, mag-share po ulit tayo ng ating mga problems, ating mga troubles, habang nag-aaral po tayo ng salita ng Diyos. Yung dati pong ginagawa naming Bible study doon sa group namin, yung kay Myla, every week po nag-meet po kami para mag-Bible study. And doon po, nagkukwentuhan din po kami, i-share namin yung mga problema namin, nag-iiyakan po kami, tapos yung mga problema na meron siya, tapos kung meron akong maitutulong, tinutulungan ko na agad. And kung may problema ako at may matutulong si Myla, tinutulungan din niya ako agad. So, kami doon sa group na yun, nagtutulungan kami. Tapos, in real fellowship, people experience mercy. So, nasa pang-apat na po tayo, no? Una po, yung authenticity, mutuality, sympathy, at saka mercy. "When people sin, you should forget and comfort them so they won't give up in despair." So sabi po dito sa 2 Corinthians 2:7 na pag nagkasala yung kapwa natin, na dapat sabihin natin sa kanila na mag-pray tayo, paingi tayo ng patawad sa ating Panginoon, and then
I-comfort natin sila na pinatawad ka na ng Panginoon. Kagaya po nung minsan na nagkukwentuhan kami ni Carm. Tapos sabi ko, may nagawa kong kasalanan na ganito. Sorry, Lord. Tapos sabi sa akin ni Carm, yes, ate, pinatawad ka na ng Panginoon. So, ang sarap sa feeling na merong nagko-comfort sa'yo na pag may nagawa kang kasalanan na kino-comfort ka, hindi para tuloy-tuloy gawin yung sin mo, kundi para once na pinorgive ka na ni God, forgotten na po yon and move on na po tayo. So, we need to forget and comfort them. Hindi para i-judge yung mga kapatiran natin na nagkakasala. Never hold grudges sa Colossians 2:13. So sabi po dito na never hold grudges. Kung meron man pong kapatiran na nakagawa sa'yo ng pagkakamali, pwede mong sabihin sa kanya na nagkamali siya, na mali yung nagawa niya, and then wag kang magtatanim ng galit sa kapwa mo. Wag kang magtatanim ng galit sa ka-fellowship mo. You must take allowance for each other's faults and forgive the person who offends you. Remember, the Lord forgive you, so you must forgive other. So sa real fellowship po, magkaroon po tayo ng or makakaranas tayo ng habag or mercy. So, huwag po tayong magtanim ng galit sa kapwa natin, at saka kung may nagawa man po silang pagkakamali, patawarin po natin sila. Kung halimbawa na-offend na tayo, kung halimbawa may nasabi man silang hindi maganda, huwag na tayong magtanim ng galit. Tsaka sabi po dito na pinatawad tayo ng Panginoon, kaya dapat magpatawad din po tayo. So sa ating paano po natin na malalaman na meron po tayong real fellowship, or meron tayong ka-Bible study o mga kapatid na ka-fellowship, kung totoo po yun, yung una po, yung authenticity, yung pagiging tunay po. Pangalawa, yung mutuality. Pangatlo, meron pong sympathy. At yung pang-apat, meron pong mercy. So, sa real fellowship, meron po yung katangian tong apat na to, na meron tayong yung nagiging totoo tayo sa sarili natin, na hindi tayo mahihiyang magsabi ng mga problema natin, dahil alam natin na pag nagsalita tayo, alam natin na makakinig sila, alam natin na meron silang habag, meron silang sympathy at saka mutuality, na pag naranasan natin yung problema na yon, hindi lang din tayo ang nakakaranas, sila din. So, parang kay Jesus na doon sa 12 disciples po niya, doon po siya nag-start ng fellowship. Na ginawa po niya yon para sama-sama silang nagbabahagi ng salita ng Diyos. Hindi niya po ginawa yung disciples na iisa lang, kundi 12 po yung ginawa niya para sama-sama silang maglilingkod, sama-sama din po silang lalago. Kung may kahinaan po yung isa, pinapalakas po nila yung bawat isa. Nagpapalakasan sila sa bawat isa. So, ang ating day 18, thinking about my purpose, ang ating point to ponder, I need others in my life. Totoo po, hindi po natin kayang mabuhay ng tayo lang mag-isa. Lalo na pag naglilingkod tayo sa Panginoon, kapag nag-aaral tayo ng salita ng Diyos, hindi po natin to mapag-aaralan ng sarili lang natin, ng para sa sarili lang natin. Diba po? Mas masarap mag-aral po ng salita ng Diyos kung may kasama ka, kung may mga karanasan ang bawat isa doon sa isang fellowship. So pag sama-sama po tayong nag-fellowship, sama-sama po tayong lalago, sama-sama tayong matututo. So sabi dito, I need others in my life. Ang ating pong verse to remember, share each other's troubles and problems, and in this way, obey the law of Christ. So share, hindi po, wag mong suluhin. Kaya nga po ang ating pong church po sa CECC, meron po tayong mga small group. Kaya, wag po tayong mag-solo,
Huwag po tayong mabuhay na mag-isa lang, mag-share po tayo or mag-join. Kagaya po ng pag-aaral po ng ating Book of Genesis, mag-join po tayo mga kababaihan. And yung mga kalalakihan, meron din po sila. So yung mga asawa po natin, sabihin natin sa kanila na mag-join po sila doon sa mga kalalakihan. At yung sa mga anak natin, sabihin natin na mag-join sila sa mga kabataan. At kung meron po kayong mga anak na maliit, pasalihin po na din natin sila sa mga kids. Kasi meron din po tayong pangbata. So, nais ng Panginoon at mas gusto ng Panginoon na sama-sama tayo. Na huwag tayong mamuhay na tayo lang, huwag tayong mag-aral lang tayo lang, kundi mag-aral tayo, pag-aralan natin ang salita ng Diyos sama-sama. And ang ating question to consider, what one step can I take today to connect with another believer at a more genuine heart-to-heart level? So what one step can I take today to connect with another believer at a more genuine heart-to-heart level? So, alam natin na si Jesus ay bumuo ng mga kanyang disciples. So, doon pa lang makikita na natin na kailangan talaga na pag nag-fellowship po tayo, meron po tayong ka-small group, meron po tayong kasama, and doon sa group na yon, pwede nating ikwento yung mga experiences natin, mga hinanakit natin sa buhay, and alam po natin na doon din po sa group na yon ay magkakaroon po tayo ng peace of mind, and panatag po tayong magkwento ng ating buhay dahil alam natin na yun pong group na yon ay, o yung ka-fellowship po natin ay totoo at hindi po masasayang or hindi lang po maikwento sa iba yung buhay natin. So, dalangin ko na may natutunan po tayo today sa ating title po na Experiencing Life Together. So, maraming salamat po. Tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po muli sa napag-aralan namin sa umagang to. Thank you, Lord, dahil binigyan niyo po kami ng mga kapatiran na or binigyan niyo po kami ng mga ka-small group, Panginoon, na para magkaroon po kami ng ka-fellowship. And thank you, Lord, dahil alam po namin na mas gusto mo po yon na ma-experience po namin ang life together sa mga kapatiran po namin, Lord. Lord, dalangin ko po na patuloy niyo pong palaguin ang aming mga buhay Kristiyano. Patuloy niyo po kaming bigyan ng pagkauhaw sa iyong salita. And dalangin ko, Lord, na sa patuloy niyo po kaming samahan sa journey ng aming buhay po dito sa mundo. Maraming salamat, Lord. Maraming salamat po. In Jesus' name I pray. In Jesus' name we pray. Amen. So, maraming salamat pong muli. Nawa ay patuloy po kayong manood ng aming mga devotion. Mamayang gabi po, meron pa pong devotion ng 8 o'clock. So, meron din po silang 40 days challenge po. Sana tuloy-tuloy din po tayong manood. Maraming salamat. God bless. Have a nice day.